Nagngangalit ang apoy mula sa isa sa mga unit sa ikapatapalapag ng Wellington Building sa Binondo, Maynila. Kuha ito ng residenteng si Ivan Diahar ilang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. May umuusok na, may umapoy na. Tapos yung gasol, sumabog bigla. Pakasalob siguro. May narinig ako sumabog. Makalipas lamang isang oras, itinaas ang fifth alarm ang sunog. At sa panuntunan ng BFP, hindi bababa sa 24 na fire trucks sa kailangan ng rumisponde. Pero sa insidenteng ito, higit pang rumisponde, karamihan ay fire volunteers ng mismong asosasyon ng mga negosyante sa Binondo. May pampaligid natin. So the number one cause of fire is electrical. So pacheck po natin ating mga kuryente, maging fire conscious po tayo. Ayon sa Manila Fire Department, mas mabilis sanang naapulang apoy kung naging tuloy-tuloy ang supply ng tubig. May apat na fire hydrant sa paligid ng sunog. Sa bahagi ng Open Street, kinailangan pang bungkalin ang valve para mabuksan ang hydrant na natabunan ng aspalto. Hindi bababa sa 5 million pesos ang halaga ng pinsala. Sa Calapan City, Oriental Mindoro, dalawang commercial building ang natupok. Ang masaklap, dalawang ginang ang namatay. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa isa sa mga gusali hanggang sa kumalat ito sa isa pang katabing commercial building. Nagkasunog din sa Poblasyon Nuro sa UP, Maguindanao kung saan limang boarding house ang napinsala. Naiwang gasera ang hinihinalang pinagbulan ng apoy. Ivan Mayrina, GMA News.